Standing still.
good morning Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Jeben Huño, at ito po ang programa ng Light in the Dark Ministry, Pauwi na sa Langit. Mga kaibigan, mga kapatid, nasubukan nyo na bang magtagumpay? Marahil ang marami sa atin ay tagumpay sa kanilang mga kurso na kinuha. Okay? Marahil iba sa atin, mga kapatid, ay nagtagumpay din sa kanilang mga negosyo o nagtagumpay din po sila sa nila pong pag-i-employ, no? Sila po ay na-promote, sila po ay naitaas ang kanilang level ng pamumuhay. Maraming pagtatagumpay, mga kapatid, na ating naranasan, pero ngayon ay atin naman pag-aaralan ang tagumpay ng ating Panginoon. Sa umagang ito, samahan niyo kaming muli, mga minamahal, na talakayin ang ating pong morning devotional. Ang programa pong ito ay natin po sa inyo ng Light in the Dark Ministry at ng mga sponsors nito. Kaya kami po ay nagagalak muli, mga minamahal, na kayo po ay makasama sa umagang ito. At syempre, nais ko pong batiin ang ating pong mga viewers ngayong umagang ito, mga minamahal. Mag-comment lang po kayo dyan sa inyong pong comment section at para po akin pong mabasa ang inyong pong mga comment. And good morning po kay Tita Mila Luz Bartolome. Good morning, Tita. Kay Ronnie Siador. Good morning po. Yan. Kay Seth Evangelista. Good morning po. Kay Sister Helen Ukul Olalo. Good morning po sa inyo. Kay Sister Marites Lisay. Good morning po, Sister Marites. Kay Jabot Valdez Baldosa. Yan. Happy morning and good happy viewing. Sabi nga po dito ni Ate Lenny, good morning everyone to all LDM team. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Please don't forget to like and share our program. Thank you so much and God bless us always. Mga kapatid, pakishare po ng ating pong program. Thank you po. At nandyan din po si Tita Noemi Lomboy Sineta. Tita, good morning. Kay Tita Agnes, nandyan po si Tita Agnes. At Tita Agnes, nakita ko na pala yung ano, yung kanta, no? Pinasa sa akin, Tita Agnes, yung kanta nung anak mo. At maganda po ang boses ng anak ni Tita Agnes. Subaybayan niyo po 'yan, mga kapatid, kasi aawit po yung anak ni Tita Agnes dito po sa ating po mga live broadcast sa programa ng Light in the Dark Ministry. Thank you po in advance, no, Tita Agnes at sa iyong anak. At nandyan din po si Sister Sonia Bustarga. Good morning po sa inyong lahat. Yes, good morning din po Sister Sonia. At nandyan din po si Sister Mercy Bacolod Canlas. Good morning mga ka-LDM. God bless Bro Jeb. Keep safe. Yan. Kay Nanay Evie Malabrigo Ortiz. Good morning sa lahat. Yan. Good morning din po Nanay Evie, Tatay Leo at Lola Ellie. Good morning po. At kay Sister Rebecca Abel Yacuzzi. Good morning po. And good morning din po, Nanay Meng. Happy watching with you from Barangay Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Maraming salamat po, Nanay Meng. At sabi nga po dito ni Sister Rebecca Abel Yacuzzi, good morning mga kapatid, LDM team, Bro Jebs, and Sister Lenny, LJ, and all the viewers. Thank you po. At nandyan din po si Sir Winfred Hilao. Happy Tuesday morning, Brother Jeb, Sis Lenny, and to all ka-LDMs. Thank you po, Sir Winfred. And nandyan din po si Brother Mark, Boy Sir Luna. Maayong buntag mga igsuon kay Kristo. God bless us all. Oh, by the way, mga kapatid, ha? Huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung kanyang pong YouTube account. Yan po, ha? Ni Brother Mark Anthony. Mark A. Chun. Yan, marami po siyang mga awit po dyan, kagaya po ng Your Grace, yung ating pinapatugtog dito. At mga ilan pa po mga awit, may mga Bisaya songs siya. At alam ko meron po mga original composition na ilalabas po ni Brother Mark Luna. Yan po ha, Mark A. Chun, mga kapatid. Pakisubscribe po sa ating pong YouTube account. At siyempre ganoon na rin po ang Light in the Dark Ministry. Kung paano nyo po isusubscribe sa Brother Mark, ganoon din po mga kapatid ang Light in the Dark Ministry. Inyo rin pong isubscribe sa ating pong YouTube account. At nandyan din po si Sister Florence Bautista. Tita Florence is watching. Nandyan din po si Sister Adelaida Malibiran. Good morning po.
At nandyan din po Sir Ramsey Doronella, magandang umaga po mga ka-LDM, Bro Jeb, at sa mga masigasig na technical staff and LDM, and blessed day to all. Thank you po si Sir Ramsey. Nandyan din po si Mary Jane Rarugal Alenco. Amen. Yan. Good morning po. At nandyan po Sister Marites, Sister Leonila Alcantara. Yan. Happy watching po kay Celina Pulido, kay Brother Chem Lubrico Sumagaysay. Good morning po, mga kapatid at viewers. God bless. Good morning din po, no? Brother Chem. Yan. Okay. So yan po mga kapatid ang mga pagbati natin. Nandyan din po si Sister Titsu Mangubat. Good morning to everyone. Yan po ang kanyang pagbati. Kay Luisa Hamon, magandang umaga po sa ating lahat kapatid. Kay Aurelia Acosta Iscayo, magandang umaga. Kay Geneva Merquez, good morning. Yan po mga kapatid ang mga pagbati natin sa umagang ito. Kaya nga po ako po yung nagagalak na kayo po muli ay tayo po muli pala ay nagkakasama sa programang ito. Tayo po muna ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, Ama namin na ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Tunay nga po Panginoon na kami po ay nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Purihin kayo, Panginoon, sapagkat kayo ang nagbigay na naman sa amin ng buhay sa umagang ito. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na sa paggising po namin ay unahin namin kayo dahil kayo ang tagapagbigay ng buhay na ito. Kaya, Panginoon, isinusuko namin muli ang aming mga sarili. Inyo po nawa kaming bigyan ng pangunawa sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Maunawaan po namin ang aming pong morning devotion sa umagang ito, Panginoon, at ito po ay aming ma-apply sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po sa pagdinig niyo po ng aming dalangin. Patawarin niyo lamang po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkulang at nagkasala, sapagkat ang lahat ng ito ay amin na pong hinihiling alang-alang sa dakilang Diyos at tanging tagapagligtas na si Jesus. Amen. So tayo po ay mag-start na po na basahin ang ating pong morning devotion, mga kapatid. At kung meron naman po kayong mga karagdagan sa atin pong tatalakayin ngayong umaga, ay inyo lang pong ilagay dyan sa ating pong comment section. Okay po? So ang ating pong morning devotion, mga kapatid, ay may pamagat po na tagumpay tungo sa tagumpay. Wow, ang ganda naman ng topic na ito, mga kapatid, ano? Tagumpay, tungo sa tagumpay. Yan. So, huwag po kayong mahiyang mag-comment, mga kapatid, ng inyo pong mga karagdagan sa ating pong morning devotion at mga reflection po no, sa ating pong morning devotional. Sa unang Juan 5:4, ito po ang ating pong key text. Ang sabi po dito, ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. So isa pa palang tagumpay, mga kapatid, no? Ay yung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Yun ang isa sa pinakamabuting tagumpay o pinaka great, no? Pinakadakilang tagumpay na mangyari po sa atin, ang tayo po ay magtiwala sa ating pong Panginoon. Ang sabi po dito sa ating pong devotional, sa pamamagitan ni Kristo, inilaan ang pagpapanumbalik pati ang pakikipagkasundo. Ang malaking agwat na ginawa ng kasalanan ay nilagyan ng tulay sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo. Isang buo o kompletong pantubos ang ibinayad ni Jesus. Ang bisa nito ay napapatawad ang kasalanan at napapanatili ang katarungan ng kautusan. Lahat ng nananalig na si Kristo ang nagpapatawad ng handog ay maaring lumapit at tumanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat sa pamagitan ng merito ni Kristo, nabuksan ang pakikipag-ugnay sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Maari akong tanggapin ng Diyos bilang kanyang anak at ako'y maaring mag-angkin ng pangdiwang
sa kanya bilang aking nagmamahal na ama. Mga minamahal, ladies and gentlemen, dahil po sa kasalanan, ang tao po ay nagkaroon ng malaking agwat sa Diyos. Okay? Dahil sa kasalanan, ang sanlibutan po ay namuhay sa makamundong pamumuhay, mga minamahal. Alam niyo po, ang daming ginawa na ng kasalanan na ito, mga kapatid, na ito po ay ang akala natin ay mabuti, pero ito pala ay perwisyo na nangyari po sa atin. Bakit, mga kapatid? Kasi ang pinaka worst things na nangyari po sa atin, yung tayo po ay nahiwalay kay Kristo. Yung buhay po natin ay nahiwalay sa Kanya. Yan ang pinaka worst things, scenario na mangyari po sa atin, mga minamahal, at pwede pang mangyari sa atin ngayon. Kaya nga po, ang ating pong Panginoon, mga minamahal ko, mga kapatid, ang malaking agwat na ginawa ng kasalanan ay nilagyan niya ng tulay sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo. So para po magkaroon ng tulay yung malaking agwat ng kasalanan at ng Diyos, mga minamahal sa atin, ay nilagyan niya ng tulay. Ang tulay po ay si Jesucristo, mga minamahal. Ang naging tulay ay si Jesucristo at ang kanyang pagbayubay sa cross, mga minamahal, ang naging kaparaanan at naging solusyon para tayo po ay makatawid sa buhay at atin pong makasama ang naglalang sa bawat isa sa atin. So tignan na lang po natin, mga kapatid, no, itong ginawa ng kasalanan sa atin, marami tayong mga nangyari sa buhay po natin na akala natin mabuti. Okay? Nakala natin kasiyasiya. Nakala natin nakakatuwa na nangyayari sa buhay po natin. Pero dahil sa kasalanan, maraming mga pamilya ang nawasak. Maraming mga relasyon ang nawasak, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon. Okay? Sa kanyang pagbayubay sa cross ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng pag-asa. Dahil tayo, si Kristo at ang cross niya, mga kapatid, ang kanyang pagbayubay sa cross, ang naging tulay ngayon para tayo ay mailapit sa Panginoon. So ang sabi po dito, mga minamahal, ladies and gentlemen, isang buo at kumpletong pantubos ang ibinayad ni Jesus sa bisan nito, napapatawad ang kasalanan at napapanatili ang katarungan ng kautusan. Yun pala, mga kapatid, dahil sa kanyang pagbayubay sa cross, napapatawad ang makasalanan. So tayong makasalanan, mga kapatid, merong good news sa atin ang Diyos. Okay? Huwag dating isipin na tayo po'y makasalanan at hindi na tayo maaaring makapagbago pa. Ulitin ko po, mga kaibigan ko, hindi porke na tayo po ay makasalanan, hindi na tayo pwedeng magbago. Oo nga po, hindi natin kayang magbago sa ating sarili, pero kung lalapit tayo sa Panginoon, tinitiyak ko po, malaking pagbabago ang magaganap po sa bawat isa sa atin. Okay? Tinitiyak ko yan, mga kapatid. Mahirap kasi magbago sa sarili natin eh. Kaya ang kailangan natin, mga kapatid, magpakumbaba sa ating Panginoon para tayo po, mga kapatid, ay kanyang mapatawad sa ating makasalanan at magawa natin ang kanyang kalooban. Once na hindi tayo magpakumbaba sa Panginoon, ladies and gentlemen, mahihirapan po tayo na mabago yung ating pong buhay. At ang sabi po dito, yung taglay po ng pamamagitan ng Panginoon sa pamamagitan ng cross ng Kalbaryo, napapatawad ang kasalanan at napapanatili ang katarungan ng kautusan. Kasi bakit, paano natin nalalaman na tayo po ay makasalanan, mga kapatid? Dahil po sa kautusan. Kaya huwag kayong maniwala sa marami po nagtuturo ngayon, mga minamahal, ladies and gentlemen, kaibigan. Huwag kang maniwala sa marami nagtuturo sa iyo na ngayon na kay Kristo ka na, wala na ang kautusan. Mali po yun, mga kapatid. Ngayong napatawad ka na nga ni Kristo, lalo pa pong nanatili ang katarungan ng kautusan. Pag sinabing nanatili, hindi po nawala, mga minamahal. Bakit? Kasi ang kautusan ang nagpapahayag ng ating kasalanan. Okay? Siya po ang sumasalamin sa atin, mga kapatid. Sino ba sa atin sa umagang ito, mga minamahal, na pag humarap sa salamin, ay na pag umalis ng bahay, umalis na lahat, hindi man lang nanalamin, mga minamahal.
alam ko po kahit mga mapalalaki, mapababae, basta paalis sa tahanan, sa bahay mga kapatid, talagang mananalamin yan. Sinisigurado niya na maayos yung kanyang itsura. Sino ba naman sa atin po ang lalakad na hindi sigurado sa itsura natin? So ganun po ang kautusan mga kapatid. Siya pong sumasalamin sa ating kasalanan, kaya yan po ay nanatili nung naipako ang cross sa Kalbaryo, nanatili pa nga ang katarungan ng kautusan mga minamahal. Okay? Hindi po nawala, kaibigan. Kaya sabi po dito, lahat ng nananalig na si Kristo ang nagpapatawad ay handog, na handog ay maaaring lumapit at tumanggap ng kapatawaran sa kanila, sa kanilang mga kasalanan. O good news, lahat pala mga kapatid, lahat na nagkakasala, lahat na makasalanan, kung tingin mo sa sarili mo makasalanan ka, pag lumapit ka sa Panginoon, mapapatawad niya ang ating makasalanan. That's why tagumpay. Tagumpay tayo. Kung lalapit tayo kay Kristo, kaibigan ko. Ulitin ko po ha, tayo po ay magkakamit ng tagumpay. Kung lalapit lamang tayo kay Kristo. Kay Kristo lang tayo magkakaroon ng tunay na pagtatagumpay sa buhay na ito. Kaya nga sayo po dito, kailangan nating isentro ang ating pag-asa sa langit kay Kristo lamang. So kanino lang po natin maisisentro? Kanino lang po dapat natin isentro mga kapatid yung pag-asa natin? Kay Kristo lamang mga kapatid. Okay, ulitin ko po ha. Ang sentro ng ating pag-asa ay sa langit kay Kristo lang. Hindi sa ibang mga tao. Hindi sa kung sino mang individual, mga kapatid. Okay? Si Kristo lang, mga kapatid. Kay Kristo lang dapat tayo nakasentro ang ating pananampalataya. That's why, atin din pong, mga kapatid, atin din pong may iwasan ang mag-backslide. Diba? Kasi marami sa atin na pag may kasamaan ng loob na kapatid, ay ayaw na hong magsimba. Mga kapatid, huwag nating idamay ang Diyos. Kasi ang naging kasamaan mo ng loob, hindi ang Diyos, kundi yung kapwa mo. Isettle mo yung kasamaan mo ng loob sa kapwa mo, kung sino man, sa loob ng iglesia. Then ituloy mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Kasi ang Panginoon, wala namang kinalaman sa away niyong dalawa. Kasi marami po akong narinig, lalo na tigit, nung ako po ay na-assign pa sa mga churches po natin. Lagi pong yan, mga kapatid, ang aking narinig. Na kaya siya nag-backslide, kaya siya nawala sa paglilingkod sa Panginoon, kasi dahil kakapatid. Kaibigan, kailangan nating matutunan na ang sentro ng ating pananampalataya ay si Kristo lang. O diba, marami nagre-reform, mga kapatid. Kasi ang tingin sa mga leader, sabi pa nga nung iba, hindi naman na reform, kundi deform na. Kasi apostasize na po yun, sabi ni Mrs. White, apostasy from the truth. Kung tayo tatalikod sa iglesia na ito, mga kapatid. Okay? Kaya ang maganda po dyan, ang sentro ng ating pag-asa sa langit lang, kay Kristo lamang po, mga kapatid. Sapagkat siya ang ating kapalit at katiyakan, sumasalangsang tayo sa kautusan ng Diyos, at dahil sa gawa ng kautusan, walang sinuman ang maaring maging ganap. Ang pinakamabuting pagsisikap na magagawa natin sa pamagitan ng ating sariling lakas ay walang halaga para matugunan ang banal at makatarungang kautusan na at kautusang ating pagsuway. Ngunit sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maaari nating kunin ang katwiran ng anak ng Diyos bilang sapat sa katarungan. Tinunguhan ni Kristo ang mga ipinag-uutos ng kautusan sa kanyang likas na pagkatao. Pinasa niya ang sumpa ng kautusan para sa mga makasalanan at gumawa siya ng paikipagkasundo para sa kanila upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na pananampalataya ay nag-aangkop ng katwiran ni Kristo at ang kasalanan ay magiging mananagumpay kay Kristo sapagkat sila'y ginawang kabahagi ng likas ng Diyos at sa gayoy nagsasama ang divinidad at ang sangkatauhan. Kaya nga mga kapatid, sa atin pong mga sarili, ulitin ko po, wala tayong magagawa.
Okay? Kahit anong gawin natin na katwiran sa ating sariling mga kapatid, hindi po yan ang makapagbigay sa atin ng kabanalan at katarungan. Okay? Una, ang gawin po natin, isusuko talaga natin ang ating sarili sa Panginoon. Mahalin natin siya, mga kapatid. At sundin natin ang kanyang kautusan, kasi yung mga sumusuway ay tinitiyak ko, mga kapatid, ay magkakaroon ng kapahamakan. Okay? Ngunit sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay maaari nating kunin ang katwiran ng anak ng Diyos bilang sapat na katugunan. Kaya nga sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, mga kapatid, magiging sapat tayo. Hindi tayo magiging sapat dahil lang sa ating mga mabubuting gawa. Only God, sa Panginoon lamang po, sa kay Hesukristo lamang tayo magkakaroon ng kasapatan at tinatawag natin yung pag-aaring ganap, mga kapatid. Kay Kristo lang po tayo magkakaroon ng pag-aaring ganap. Kaya nga po, ang tunay na pananampalataya nag-aangkop ng katwiran ni Kristo. Yun, mga kapatid. Ano daw yung tunay na pananampalataya? Yung aangkop ng katwiran ni Kristo. Hindi aangkop sa ating katwiran. Okay? Dahil wala nga tayong magagawa, mga kapatid. Eh. Kahit anong gawin po natin, pasisikap, wala tayong magagawa. Magiging failure pa tayo, mga kapatid. At ito pa, mga kapatid, pag nagsikap tayo sa ating sarili, madaling makapasok ang kaaway ng Diyos. Pag sa ating sarili lang tayo kumikilos, mga kapatid, wala. Madaling makapasok ang kaaway at yun po ang, baka yun ang magdidikta sa buhay natin. Yun ang nakalungkot, mga kapatid, ano? So, ang tunay na pananampalataya ay nag-aangkop ng katwiran ni Kristo. At ang makasalanan ay ang makasalanan ay nagiging mananagumpay kay Kristo. Wow, mga kapatid. So tayo ngayon na makasalanan. ay magkakaroon ng pananagumpay kay Kristo. So kahit ikaw pala ay makasalanan, maaari kang magtagumpay. Ulitin ko po, kaibigan, kahit na tayo pala ay makasalanan, maaari pa rin tayo magkaroon ng tagumpay. Pananagumpay kay Kristo, hindi sa ating sarili. Okay? So kay Kristo, ibig sabihin, sa buhay natin ito, mga kapatid, para tayo matugunan ang tagumpay sa tagumpay, kailangan nating manatili sa ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya lang po, mga kapatid, tayo mananatili para magkaroon tayo ng pagtatagumpay. Sapagkat ano? Sapagkat sila'y ginagawang kabahagi ng likas ng Diyos at sa gayoy nagsasama ang dibinidad at ang sangkatauhan. Yan, mga kapatid. Pagkasama natin ang Diyos sa buhay po natin, mga minamahal, tayo po ay magtatagumpay. Ulitin ko po. Pagkasama natin ang Diyos sa buhay po natin, tayo po ay magtatagumpay. Kaya congratulations po sa ating lahat, mga kapatid. Kasamahin natin ang Diyos, magtatagumpay po tayo. Kaya nga sabi po dito, mga kapatid, sa ating pong devotional, ang mga nagsisikap na abutin ang langit sa pamagitan ng sarili nilang mga gawa sa pagsunod sa kautusan ay sumusubok sa imposibleng bagay. Kaya nga tayo po ay hindi naniniwala. Hindi po natin paniniwala, mga kapatid, at sa ating mga kaibigan, hindi po paniniwala ng mga Seventh-day Adventists na kami po ay maliligtas sa pamagitan ng kautusan. Hindi po. Hindi kami maliligtas sa pamagitan po ng pagsunod sa utos. Okay? Tayo po ay sumusunod sa utos dahil ito ang bunga ng kaligtasan. Niligtas na tayo ni Kristo. Okay? Kaya sayo ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Sapagkat yun nagsisikap na abutin ang langit sa pamagitan ng sarili nilang mga pagsunod sa kautusan ay sumusubok na imposible. Kaya kung ang ating iniisip, mga kapatid, susunod ako sa kautusan para ako'y maligtas, imposible daw po, mga kapatid, sabi ni Mrs. White. Imposible pala tayong makarating sa langit kung iniisip po natin na ang ating pagtatagumpay ay ang pagsunod sa kautusan. Okay? Dapat ang kautusan ay bunga ng ating tagumpay. Tagumpay kay Kristo. Kaya ako sumusunod sa kautusan dahil ito yung bunga ng tagumpay ko.
bunga ng buhay na walang hanggan, buhay ng pag-asang bunga ng pag-asang ibinigay sa akin ng Diyos. Yan mga kapatid, napakaliwanag po ng ating pong morning devotion sa umagang ito. So hindi tayo maliligtas kung walang pagsunod. Hindi rin naman tayo maliligtas mga kapatid. Ngunit ang ating paggawa ay hindi dapat sa ating sarili. Okay? Kaya natin ginagawa na sumunod sa kautusan dahil una, ang una po nating intensyon ay yung mahalin natin ang Diyos. Mahal kasi natin, kaya atin pong sinusunod ang utos ng Diyos. Kasi once na hindi po natin minahal ang Panginoon, kaibigan ko, mahirap talagang sumunod sa utos. Napakabigat sa atin yung huwag kang mangangalunya. Kasi hindi mo mahal ang Diyos. Ang mahal mo yung sarili mo. Mabigat sa atin yung huwag kang papatay kasi ang mahal mo sarili mo. Diba? Hindi naman lahat ng pumapatay ngayon ay talagang ano, dahil sa kanilang sama ng loob. Hindi po eh. Yung ibang pumapatay ngayon dahil sa gusto nilang kumita. Yan. Alam nyo naman yung mga riding in tandem. Kaya anapoperwisyo yung mga ano eh, yung kapwa riders ngayon mga kapatid. Diba? Ang pinag-iinitan minsan ngayon ng mga checkpoint, yung mga riders, kasi may mga riding in tandem, babarilin ka. Diba? Bigla na lang susulpot. So, mga kapatid, mahirapan tayo. Kailangan mahalin muna natin ang Diyos para itong pagsunod sa kanyang utos ay maging posible sa atin. Hindi imposible. Mahalin natin ang Diyos. Kailangan gumawa si Kristo sa atin sa kalooban, sa paggawa ng kanyang mabuting kaloob. Yan, dapat ang Panginoon yung kumikilos sa atin. Okay? Kaya ngayon sa buhay po natin, ang gagawin natin mga kapatid, Panginoon, titignan ko, pagmamasdan ko ang iyong magagawa sa buhay ko. Hindi yung Panginoon, pagmasdan mo ko yung magagawa ko at kung anong pagkukulang ko, punuan mo. Hindi mga kapatid, mali. Panginoon, pagmamasdan ko, titignan kong mabuti yung magagawa mo sa buhay ko at yung magagawa mo pa. Yan. Kaya tayo ay magkakaroon ng mabuting pakikipagrelasyon sa Diyos. Sapagkat tayo po ay walang magagawa, mga minamahal ko, mga kapatid. Kung maililigtas natin ang ating sarili, mga gawa, mayroon tayo sa ating mga sarili na dapat ipagdiwang. Yes, siyempre, magmamalaki tayo. O ako, maliligtas ko sarili ko. Diba? Eh, simpleng-simple pa lang, mga kapatid. No? Yung una, tayo po ay naghirap, tapos tayo ay umaman. Eh, pinagmamalaki na nga natin na tayo ay mayaman. Nagmamalaki na tayo. O kaya may iba tayong pagtatagumpay sa libutan na ito, ipinagmamalaki na agad natin. Kaya yung kaligtasan ay hindi natin pwede maipagmalaki, mga kapatid. Dahil ang sabi po dito, kung mailigtas pala natin ang ating sarili, mayroon tayong dapat ipagdiwang. Yan. Okay? Ang pagsisikap na ginawa natin na magkaroon ng kaligtasan ay kinakatawanan ng handog ni Cain. Yes. Ang lahat ng magagawa ng tao na wala si Kristo ay maruming pagkamakasarili at kasalanan. O tignan niyo po si Cain, hindi tinanggap yung kanyang handog. Dahil hindi niya sinunod yung utos ng Diyos eh. Okay? Gumawa siya ng sarili niyang kalooban. O, sarili niyang paghahandog. Sarili niyang pagpapasya. Hindi niya sinunod yung kapasyahan ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos sa kanya. Yun ang hindi niya po sinunod. Kaya si Abel, si Cain, ay hindi tinanggap yung kanyang handog. Okay? Ang lahat ng magagawa ng tao na wala si Kristo ay marumi sa pagkamakasarili at kasalanan. Ay, kaya yun pala talaga mga kapatid. Ngunit ang mga nagawa sa pamamagitan ng pananampalataya ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kapag hinahanap natin ang langit sa pamamagitan ng kabutihan ni Kristo, susulong ang kaluluwa. Pagmasdan natin si Jesus ang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, maaari tayong magpatuloy mula sa lakas tungo sa isa pang lakas, mula sa tagumpay patuloy sa isa pang tagumpay. Sapagkat gumagawa ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo
para sa atin sa lubos na kaligtasan. Amen po. Purihin ang Diyos. So maaari tayong mag-improve, maaari tayong mag-grow sa ating pananampalataya kung nandyan si Kristo. Maaari tayong magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos, marating sundin ang kanyang kautusan kung nandyan si Kristo sa buhay po natin. Bibigyan niya po tayo, mga kapatid, ng pagtatagumpay. Kaibigan, mararanasan natin ang tunay na tagumpay kung na kay Kristo lamang po tayo. Si Kristo lang po ang makapagbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. Tagumpay na hindi nawawala ang kasiyahan. At higit na tagumpay, mga kapatid, sa ating pagsasama-sama sa langit na bayan na inihanda sa atin ng Diyos. Okay? So meron po ba kayo mga reflection, mga kapatid? Tignan ko nga dito. Kung meron mga nag-chat dito, meron ba kayong mga reflection, mga kapatid, sa ating devotional sa umagang ito? Yes, atin pong ano no? Yes, sabi nga po dito ni yan. Okay, kay Sister Flor Jarkiao, good morning kay LDM watching from Naga City, Bicol. Good morning din po kay Tita Agnes Santos, magandang araw po dyan, purihin ang Diyos. Kay Mebs Lopeña, good morning Bro Jeb, Team LDM, praise God, another beautiful days. Thank you po. Kay Solomon Gordon, Solomon Gordon watching from Jamaica. Wow, from sa ibang bansa, no? Kasi meron po tayo, kasi ibang bansa, mga kapatid, naiintindihan tayo kahit di tayo mag-Ingles. Kasi meron silang subtitle. Yan. So, buti na lang, no? Brother Solomon, di na ako mag-Ingles kasi naiintindihan naman ako ni Brother Solomon, eh. Happy watching sa'yo. Di ako mag-Ingles, pero happy watching, no? Good morning, magandang umaga sa'yo, Brother Solomon. At patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Kay Noemi, kay Tita Noemi Lomboy Sineta, good morning LDM and everyone. Yes. Ay, sample lang yun, Brad Jeb. O nga, sample nga lang po, pero maganda na. Yan, pwede na pong ipalabas. Kay Zaida Jenny De Leon Wang, happy good morning to all. Kay Shirley Misha Areca, good morning po sa ating lahat. Kay Gina Sarveda, good morning po sa lahat ng kanyang pagbati. Kay Brother Mark, good morning. Kay Tito Magumbat, good morning everyone. Kay Nanay Luisa Hawan, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Yes, good morning din po sa Aurelia Acosta, Iscayo. Kay Sister Geneva Marquez, good morning po. At kay Brother Glenn Hamiro, amen po, good morning. Kay Gina Sarveda, hello. Brother na lang po para mas maganda, no? Hello, bakit nung mga nakaraan po hindi po ako makapasok sa program nyo? Siguro nagkakaproblema lang po ang internet at yung Facebook. Yan lang naman po, mga kapatid, kasi alam niyo naman ang Facebook kasi araw-araw pong nag-ano yan eh, nag-upgrade. Kaya lagi niyo pong i-update pala, sorry. I-update niyo palagi ang inyong pong Facebook, mga kapatid. Yes, sabi nga po dito ni Tita ni Atileni, please greet Tita Moel C. Evangelista Pampo Alberta. Yan. Sister Evangelista Ampo, good morning po sa inyo dyan. Kay Franz Mar Vinarao Panganiban, good morning LDM. Good morning din po kay Tess Nazarino, masayang araw ng Martes sa lahat. Ingat po tayo, God bless. Yes po. Kay Dong De Leon, good morning po Brother Dong. Kay John Olgina, good morning po sa lahat. God bless. Kay Ligaya Salvatierra, good morning po. Brother na lang po from Sapang Maisak. Yan. Kay Chilina Pulido, amen. Yan. Kay Eler Pabilion, God bless sa mensahe. Thank you din po, Eler Pabilion, no? Brother Eler, God bless po sa iyong sa iyo. Kay Ligaya Salvatierra, watching from our program. Yes, thank you po. Sabi nga po dito ni Sister Aurelia Acosta Iscayo, kay Kristo lang ang sentro ng ating buhay at huwag tayong titingin sa tao. Yes, purihin po ang Diyos.
Sabi nga po dito ni Chilina Pulido, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga utos. Absolutely check. Yes. Kay Roberta Valenzuela, good morning. Kay Aurelia Acosta, is kayo bunga ng tagumpay, fruit of the Spirit. Opo, tama po. Sabi nga po dito ni Tito Mangubat, Mark 12 verse 30 says, love your God with all your heart and with all your mind, with all your soul and with all your strength. Yes, thank you po sa mga reflection po ninyo sa inyo pong ano. yan, kay Violet Cabrera, Arnold Moreno Ligalig, opo pastor, brother na lang po para mas maganda no. Wala na rin po ako ngayong hinahawakang church, no? Ako po yung independent ministry na lang po. Kaya maganda kung brother na lang po, mga kapatid. Opo, ang pagsunod sa law of God ay bunga ng ating kaligtasan na ating tinanggap kay Kristo. Yes po, amen po, Brother Arnold Ligalig. Sabi nga po dito ni Sister Lenny Mangubat, magsisikap po tayong abutin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kalooban, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa kanya. Amen. At kay Sister Rebecca Abel Yacuzzi, at ako'y masumpungan sa kanya na walang katwiran sa aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi sa katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ngang buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga taga Filipos 3:9. Thank you po Sister Rebecca ha sa inyo pong karagdagan na talata sa umagang ito. Kay Brother Arnold Ligalig, salamat Brad sa prayer ninyo. Nakabalik na po anak ko sa AUP mula sa Kalamba Hospital. Wow, praise God, no? Talagang kung lalapit lang tayo kay Kristo, mga kapatid, sa pamamagitan ng mga panalangin natin, ay nako mga kapatid, merong kasaganahan, may pagpapala sa atin mga kapatid at may kagalingan. Yan. So meron pa po ba tayo mga comment po dito? Sabi nga po dito ni Tita Mila Luz Bartolome, para di tayo matisod, wag nating tignan ang kamalian ng iba. Lagi nating hingin ang gabay ng banal na Espiritu. Tama po Tita. Kasi marami sa atin mga kapatid nagba-backslide. Okay? Marami sa atin ang nawawala ng pananampalataya sa Panginoon dahil sa kapatid. Kaibigan, kapatid, kawawa naman ng Diyos. Kung ganun po yung ating sistema sa ating isipan, mga kapatid, kawawa ang Diyos sa atin. Sa tuwi pa lang may kagalit tayo, ang Diyos mapapahamak, ang Diyos ang madadamay. Huwag naman po nating idamay ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya huwag tayong magpatisod. Although yung ating mga kapatid ay nakagawa ng kasalanan, Wag nating iano sa kanya yung ating pananampalataya, kay Kristo lamang po. Sapagkat kung kay Kristo tayo, tayo po ay magtatagumpay, sabi po sa ating morning devotion. Sabi nga po dito ni Sister Ramsey Doronella Brad Jeb, ang pagsunod sa kautusan ay isa ring pag-asa at pagtatagumpay sa kaligtasan ng dahil sa pag-ibig ni Kristo. Amen po. Check na check mga kapatid. Tama po ang sabi ni Sister Ramsey, yung pagsunod natin na kautusan ay isa ring pag-asa at pagtatagumpay. Kaya sapagkat hindi na tayo magkakasala, Sister Ramsey, ibig sabihin hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Okay? So maraming salamat po mga kapatid sa inyong mga reflection. I hope na araw-araw po ganito, no? Parang ang sayang makabasa mga kapatid ng inyo po mga comment na puno-puno ng mga reflection. Kasi maganda po ito mga kapatid, at makikita natin yung ating sarili, kasi minsan mga kapatid yung ating reflection maganda kung atin pong yung ating ilagay yung ating sarili doon. At least yung ating reflection, yun din po yung pangangaral natin sa ating sarili na ayusin natin ang lahat at magkaroon tayo ng matibay na pakikipagrelasyon sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Sabi nga po dito ni Nanay Meng Gomez Antonio, napaganda yung ministry nyo ngayon. Nakabless sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Kung kayo po ay nabless sa ministry po natin, purihin natin ang Diyos. Ang hinihiling lang po ng inyong lingkod, pakishare lang po ng ating pong program. Okay? Kung kayo po ay nabibless, ang gawin natin, praise God. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid, sa kanyang pagpapala sa bawat isa sa atin. Okay, so yan na po.
Okay, so kung wala na po tayo mga prayer requests, mga kapatid, ay mga reflections, tayo naman po idadako sa ating pong prayer requests. Kung meron po kayong mga prayer requests, mga kapatid, inyo lang pong ilagay dyan sa ating pong comment section. Okay po, no? So kagabi, may kasalanan po ako kagabi, no? Hindi namin nakita yung mga inyo pong pre-request kagabi, mga kapatid, yung iba nating mga nanood ng ating programa. So, nais ko pong ipanalangin ngayong umaga. Okay? Ito po yung pre-request kagabi, no? Ni Sister Flor Jarquiao, please pray for me for a good health at patuloy na pag-iingat sa buong sambahayan. Yan po, papanalangin po natin yan, Sir Jarquiao. Kay Elder Santiago Custodio Pasos Jr. Good morning, good evening. Pasama po sa prayer si Brother Wilfredo Carey na naoperahan ng gallstone na nasa Jeddah ngayon. Okay po, ating panalangin po ito, Brother Elder Santiago. Kay Sister Eva Maria Kasuko Tumarlas. Bro Jeb, pwede po ba mag-request po ng prayer na way maging negative result po ng swab testing ni Luz Kasuko po? At pasalamat naman po na nakarecover na po sila, bro, and Sister Lydia Bass at COVID, no? Salamat. Yes po, ating panalangin po yan. At kay Edith Garde Fermin, ito po yung pre-request niya kanina sa ating pong segment program na Cross Life ng AWR Manila. Okay? Kay Edith Garde Fermin, pasama po sa panalangin para po sa kagalingan ng anak kong na si Mary Joyce. Okay po? Ating isasama sa panalangin. Yes, ating panalangin palagi si Tita Moels C. Yan. For safety and good health in Calgary, Alberta. Okay po, ating panalangin po yan, mga kapatid. Meron po ba kayong mga pre-requests? O yan, sabi nga ni Tita Agnes, huwag tayong maging pansirang damo. Yes, tama po yan, Tita Agnes. Purihin ang Diyos. Okay, meron po tayong mga pre-requests na dumating. Sige po, maglagay lang po kayo ng mga pre-request po dyan, mga kapatid. Yan. Yan. So, meron po dito mga pre-request. Florence, kay Tita Florence Bautista, pagkasama sa prayer sila... Esmeralda Bautista, Chris Magel, nasa ospital po sila dahil sila. Kay Robin Bautista, John and Mildred Fanan and family, Nelson and Rhoda Aguilar and family. Okay, ating pong ipanalangin po ito, Tita Florence. Kay Martis Lisay, pre-request po patuloy na kagalingan sa sakit ko at sa lahat ng mga may karamdaman. Kay Nanay Meng,
Pray po ang family ko na makasama ko sila sa pananampalataya. Thank you po. At kay Brother John Olgina, Bro Jeff, pasama ulit kami sa prayer. My family, salamat ng marami. Okay po. Ating ipanalangin po yan, kapatid. Kay Isaiah David, pa-shoutout Brad. O shoutout ay Isaiah David ha, pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep safe po. Sabi na mo din yung Tita Mila, pakisama po sa dasal ang Masbate dahil po may bagyo doon ngayon. Thank you. Naku, o nga pala, no? Sana po ay hindi, ano na, no? Hindi magtagal yung bagyo doon, mga kapatid, at maging maayos po ang kanilang kalagayan sa Masbate. So, mga kapatid, kung tayo po ay wala na po mga prayer requests, samahan nyo na po ako, mga kapatid, na tayo po ay manalangin sa umagang ito. Yan po, mga kapatid. Okay, so tayo po ay dadako na sa ating pong panalangin, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, Ama namin na ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Panginoon, nagpupuri kami sa inyo sa umagang ito. Dahil ang inyong mensahe ay tagumpay, pagtatagumpay, Panginoon. Pagtatagumpay na bagamat kami po ay makasalanan, ay binigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na magtagumpay sa pamamagitan po ng inyong anak na si Jesus, na siya nagpabayubay sa cross upang bayaran ang aming makasalanan, upang magkaroon kami ng pagtatagumpay sa buhay na ito. Kaya naman, Panginoon, isinusuko namin muli ang aming mga sarili. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming makasalanan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming pagsalangsang. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagagawa po namin na hindi ayon sa inyong pong kalooban. At i-guide niyo po kami, Lord, sa mabuti. At bigyan niyo po kami ng kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na lahat ng inyo po mga kalooban ay aming pong magawa, hindi dahil sa aming sariling kakayanan, kundi dahil sa Banal na Espiritu na siyang kumikilos sa buhay po namin. Sinasampalataya na po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay mangyayari po sa amin sa mga oras na ito. Kaya nga po, Panginoon, nais naman po namin ilapit sa inyo ang aming po mga kapatid na may mga panalangin, Panginoon. Nais ko pong ilapit si Sister Flor Jarkiao, Panginoon, na bigyan po siya ng magandang kalusugan at patuloy na pag-iingat sa kanyang buong sambahayan. Pinapanalangin din po namin si Brother Wilfredo Carey na operahan po sa gallstone, Panginoon, na sa Jeddah po siya ngayon. Inyo po siyang pagalingin, gamitin po ang mga doktor, Panginoon, na makapagbigay kagalingan sa kanya pong operation ngayon, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po na maging negative ang result ng swab test ni Luz Kasuko. Inyo po siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, at patuloy niyo po ang pagpalain at ang lahat na may makaramdaman sa nilang pamilya. Panginoon, pinapanalangin ko rin po si Edith Garde Fermen na siya po ay pinapanalangin po niya ang kanyang anak na si Mary Joyce na sa kanya pong kagalingan. Panginoon, pagpalain niyo po si Mary Joyce at dahil po sa inyong Panginoon, siya po ay gagaling sa kanyang karamdaman. Pinapanalangin ko rin po si Sister Moelsie Evangeline Pampo
sa kanya pong safety at bigyan po siya ng magandang kalusugan. Patuloy niyo po siyang pagpalain. Pinapanalangin ko rin po patuloy ang magandang pangatawan ng Ligalig family at sa lahat po ng mga AUP students na nagkaroon po ng COVID. Panginoon, inyo po silang proteksyonan at pagalingin sa nilang karamdaman. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po sa Sir Marites Lisay na patuloy pong kagalingan sa kanyang karamdaman at pinapanalangin din po niya ang lahat na may mga karamdaman na gumaling kagaya po niya. Pinapanalangin ko rin po ang pamilya ni Nanay Meng Gomez Antonio na makasama po makasama niya na po sa pananampalataya. Panginoon, buksan po ang puso ng kanyang pamilya na sila po ay magkakasama na sa isang pananampalataya kasama si Nanay Meng. Panginoon, pinapanalangin ko rin po ang buong pamilya ni Brother June Olgina. Patuloy niyo rin po silang pagpalain, Panginoon. Ibuhos na lang pagpapala at pag-iingat, proteksyon sa kanila at sa kanila pong hanap buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga kababayan po namin sa Masbate sapagkat ngayon po ay may bagyo po doon. Panginoon, inyo po nawang iligtas sila, Panginoon, sa kapahamakan at makabangon din po sila, Panginoon, sa mga sakunang mangyayari po sa nila sa mga oras po na ito dahil po sa bagyo. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, si Esmeralda Bautista at Chris Magel na nasa ospital po. Pagalingin niyo po siya. Sila, si Ruben Bautista John at Mildred Fanan and family, Nelson and Rhoda Aguilar and family, Ruby and family, dahil meron din po silang mga sakit. At sila po ngayon, Panginoon, ay nakakaramdam ng sakit na COVID. Panginoon, pagalingin niyo po sila. Kaya lang po ang maasahan po namin, Panginoon, na makapagbibigay kagalingan po sa nila, Panginoon, at wala na pong iba. At amin din po pinapanalangin ang pamilya ni Tita Florence. Patuloy niyo pong proteksyonan, ingatan, pagpalain po, Panginoon. At lahat ng mga frontliner ay inyo pong ingatan palagi, Panginoon. Ganon din po ang tahanan ni Tita Mila, Tita Agnes, Tita Noemi ay patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, at ingatan po sila sa kapahamakan at ibuhusan nila ang pagpapala. Ganon din po, Panginoon, kay Brother Noel sa kanyang father na si Brother Vicente Idar. Lord, pagpalain niyo po si Brother Vicente. Kayo po, Panginoon, ang kailangan po nila sa mga oras na ito upang pagalingin po sa kanyang karamdaman. Akin din pong pinapanalangin si Nanay Mercy, ang kanyang buong sambahayan. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, at ingatan palagi. Ang Malabrico family, kaya Nanay Evie, Tatay Leo, Lola Ellie, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon, at bigyan ng kalakasan sa nilang pangatawan. Kay Sister Irene Santillan, na patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, sa kanyang pangingibang bansa. Ganon din po si Kuya Johnny, na nasa ibang bansa, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, proteksyonan at ilayo sa kapahamakan, Panginoon. Pagpalain po ang kanyang trabaho. Ganon din po, Panginoon, ang aming po mga Bible students, si sila Sister Evelyn Abad, Brother Dexter Tagaroma at Brother Gilbert, na patuloy niyo po silang ipaunawa sa nila, Panginoon, ang lahat ng katotohanan. At ganon din, Panginoon, siyempre ang aming pong mga viewers sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo po nawa sa aming lahat na nanonood ngayon. Inyo po nawa ang buksan ng inyong kalangitan at ibuhos sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang inyong pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sapagkat ang lahat ng ito ay amin na pong hinihiling alang-alang sa inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pong pagtutok sa ating pong programa ngayong umaga. Bukas po muli sa ganitong oras, mula alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga.
tayo pumuli ay magsama-sama, okay? So, ako pumuli ang inyong lingkod, Jebe Nuño, at ito po ang programa ng Light in the Dark Ministry, Pauwi na sa Langit. Dalangin po ng inyong lingkod, sumagana nawa ang pagpapala ng Diyos sa inyo at sa akin din, ngayon at magpakailanman. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sa umagang ito.